sa inyo mga Tropsano, ito po yung nga pala, Angela Page muna na babalik dito sa isa naman panibagong video. For today's video, syempre, tama kayo ng basa. So, pagpasensya na guys, medyo shaky yung video kasi wala akong masyadong ilaw eh. Kaya, ayun, medyo shaky yung video kasi nga, hindi siya masyadong maliwanag. Kapag maliwanag to, hindi to shaky. Pero yun nga, video tama kayo ng basa, na nabasa sa title, tuturuan ko po kayo or papakita ko po sa inyo kung paano kayo na-edit yung mga videos ko using Kini Master or Kine Master. Sa susunod, tuturuan ko naman kayo or papakita ko naman sa inyo kung paano ko ina-edit yung mga thumbnail ko. Kung gusto nyo, comment down below lang kayo. At huwag na napatagin na video to. Let's get started. So, ang una-una nyo lang gagawin mga troops, dapat may Kine Master kayo o Kine Master. Pwede nyo i-download yan sa Google APK lamang para walang watermark, kasi pag may watermark parang pangit tignan. So ang gagawin mo lang dyan, pipindutin yung create nyo pag meron na yung Kine Master. At makikita nyo, meron tayo dito nakalagay na new project, aspect ratio at saka photo display mode. So wala to sa photo display mode ano. So dito tayo sa 16:9. At saka makikita nyo naman, meron dyang logo ng YouTube, Messenger, Instagram at saka hindi ko alam kung ano to, TikTok ata to or ano pa. So dito tayo sa 16:9 kasi yan yung pinaka exact na ano ng YouTube matters, yung pinaka size ng pinaka video ng YouTube. So click natin yan, tapos click natin tong next na nasa taas. So pagkatapos yan, nandito na tayo sa pinaka media browser. Makikita nyo naman, andito tayo. Pag i-next natin yun, eto tayo lahat ano. So black screen, so zero kasi wala pa tayong clip na nalagay. So punta lang kayo sa media, and after that matters ano, example eto, etong pinaka ano natin, or siguro gagawa ko ng example. Samba, ano ba yung pwede nating i-example muna? Ay, ito na lang, ito yung pinaka Skywars natin na gameplay kanina, which is record ko pa sana kanina. Na-record ko nga, pero sabi ko ayoko na nga lang kasi ang pangit ko maglaro ng Skywars. Kaya sa mga gustong magturuan nyo ako please. De joke lang. So ngayon ang gagawin nyo, example dito tayo matters ano. So yan, ganito lang yan ano. So paano nga ba to example, 'di ba? Pag nag-record ka, ganito yung pinaka videos nyo. Parang ganyan. So ang gagawin mo lang, pipindutin nyo siya. Pipindutin nyo itong pinaka dalawang square na, tapos yan. So pindutin nyo itong equals para pareha sila, lahat ng clip is magiging ganun na. Okay, yan o. Parang ganyan na o. Okay, yan, lahat ng clip is ganyan na, hindi yan mag-iiba. Pag ito kasi, pag di nyo pinindut yung pinaka equals, tapos example sa end position, nilagay nyo yung pinaka ganto. So mangyayari dyan, parang lalapit siya na lalapit. Yan o, makikita nyo man o. Lalapit siya ng lalapit, ayan o. Lalapit siya ng lalapit, ng lalapit, ng lalapit. Kaya dapat, ang kailangan mong gawin, pindutin mo itong equals, yan, equals, tapos gaganyanin mo lang. So, tapos na tayo dito sa ano, pan and zoom pala. Ito, unang-unang gagawin natin, pan and zoom, okay? Para ma-maximize natin yung pinaka-video, alright? So, ang next naman natin gagawin, paano nga ba mag-cut ng video? Example dito, ayaw mo sa part na ito kasi patapos na to. So, ang gagawin mo lang, kiklik mo lang siya. Nakikita nyo itong parang gunting dito or scissors. Yan, click nyo lang siya. Tapos, click nyo split at playhead. Yan o, para split siya. So, kung gusto mo naman, pag gusto mong mawala lahat, example, babalik natin. Paano magbalik? Ito, makikita nyo po dito sa led. Ayan o, ito, babalik nyo lang siya. Yan o, kung makikita nyo, wala na yung pinaka split control na spin lit natin kanina. Split control na yung Minecraft. So, dahil nawala na yon, so, kung gusto nyo, example dito, gusto nyo tapos nyo na yung video dito para sa clip na to. So gagawin nyo lang, click nyo yung pinaka video, punta tayo sa gunting, tapos click nyo yung trim to right of playhead. Yan o, diba mawawala na lahat. So yung pinaka matitira na lang is eto. So balik natin siya ulit. So ngayon, pag split at playhead mo, tapos ayaw mo na sa part na to, so skip mo siya. Tapos gusto mo na sa game na siya, so eto na yung pinaka game. Kiklik mo lang ulit siya, tapos click mo yung gunting, tapos eto trim to left of playhead. Yan, para goods na. So ang ginagawa ko si dito, pagkatapos ko na ito, kasi may na-skip tayo dyan mga troops na. So ang ginagawa ko dyan, maglalagay tayo ng transition, which is sound effect transition. So punta tayo dito sa audio. So kung meron kayo na itong sound effect na to, o kung wala na man, research nyo na lang sa YouTube, whoosh sound effect. Whoosh tawag dito eh. Ito, punta tayo dito sa pinaka downloads ko. Hanapin natin yung pinaka whoosh. Ito yan oh, yan oh. Yan, di ba? Naririnig nyo ba? Paririnig ko sa inyo mga troops ano. Ito yan, tingnan nyo. Yan, yan yung pinaka whoosh sound effect. So lalagay ko siya. Pagkatapos ko siyang ilagay, kung makikita nyo naman dito, so andito na yung pinaka whoosh. So kailangan kasi mga troops, idadrag mo talaga siya dito sa pinaka gitna. At kailangan maging smooth yung pinaka transition. So paano siya idadrag? Ilolong press mo yung pinaka sound effect na whoosh, tapos lalagay mo siya dito. Yan, sa pinaka gitna, okay? So dapat kung saan dito nag-start yung pinaka sound effect yan, no? Pag na-transition para smooth, okay? Tingnan nyo guys, so paparinig ko sa inyo.
O, di ba? Naririnig nyo ba? Nakita nyo ba? Napaka-smooth po, mga troops. So, makikita nyo naman. Yan, o. O, di ba? So, kung gusto mo naman maglagay ng mga transition, so, kung example, tatanggalin muna natin itong whoosh na to. So, minsan kasi ito rin ginagamit ko. So, ang gagawin natin dito, kiklik mo yung plus button. Tapos, meron dito mga iba't ibang whoosh. Example, ito. 3D mix. Di ba? Meron pagpipilian dyan. O, yan o. Example, gusto mo yung ganyan. O, di ba? Napakalupit nun. So, ang gagawin mo lang dyan. Ayan o. Kung makikita nyo naman o. Tingnan nyo guys o. Yan. Nagtatransition na siya. So, kailangan mo lang lagyan din ng sound effect na whoosh. Para mas bumagay siya sa pinaka-video. Ano? So, makikita nyo dito. Lagyan siya natin ng whoosh. So, kailangan dapat maging sakto siya mga troops. Ano? Para maganda tignan para sa mga viewers. So, parang ganito yan kalalabas. Ano? O, diba? Pwede mo yung i-adjust kung gusto mo. Basta para sa akin. Example, dito lang para sa akin. Yan. Napaka-smooth na yun para sa akin. So, makikita nyo naman, ganun lang kadali mag-edit, okay? Hindi siya mag-ano nga hirap. Pero yung pinaka-mahirap dito is kailangan mo maglaan ng oras para sa mga editing mo. Kasi kailangan mo pagandahin yung mga videos mo. So, example naman mga troops, kakat muna natin to, split natin to, okay? Split muna natin yung pinaka-part na to. Example, gusto mong pabilisin yung pinaka-part na to. So, i-click mo lang siya, makikita mo tong speed. Kailangan mo, eto pampabilis to dito, mga troops, pampabilis yan. So, kung makikita nyo, 3.7 yung pinaka-speed niyan. Kukita niyo napakabilis na niyan. Yan o. Medyo nag-ano yan, di ba? Kapag hindi pa naka-export, ganyan talaga. Pag na-export yan, mabilis na po yan. Parang smooth na yung pag-play ng video. Kung makikita niyo naman nung spinid ko siya, hindi siya pinaka-smooth na video yan o. Naglalag-lag-lag. Pero kapag in-export mo na yan, hindi na po yan lag, mga troops. So, paano naman siya? Parang slow siya, mga troops. Ano? Yung parang matagal yung pinaka-video. Slow motion, yan o. Yan, o diba? Slow motion na siya mga troops. Ganun lang kadali. Dito sa left side, ito yung pinaka slow motion. Sa right side naman, ito yung pinaka speed. Alright? Naiintindihan nyo na ako? So dito, anong purpose ng clip graphics? Yung clip graphics mga troops, ang purpose na ito. Meron siya mga clip graphics. Example, kapag nagta-timelapse ka, kailangan mo ng mga clip graphics. Pero dito mga clip graphics na pwede mong i-apply dun sa pinaka video na timelapse mo. Katulad na ito. O diba? Katulad na ito. O diba, napakarami niyan guys. At kung wala pa kayo nito, punta na kayo dito sa pinaka parang store, yan o. Pwede kayo dito bumili ng mga, dito sa store, Kinemaster Asset, pwede kayong bumili dito ng mga, ano, ng mga clip graphics or mga effect na pwede nyong gamitin, yan o. Kayo na bahala mamili. So, nalagyan na natin ng clip graphics. So, yung kalalabasan nun is eto, mga troops. Kung makikita nyo naman ito yung kalalabasan. O diba? Ganyan na yung kalalabasan niya. Marami pang suggestion ng mga clip graphics mga troops ano, na pwede mong i-apply sa pinaka video mo kung gusto mo. Okay. So dito naman mga troops ano, itong so, papakita ko lang naman kasi sa inyo sa mga video na to. Is papakita ko lang sa inyo yung mga mostly na ginagamit ko. Yung pag-edit ko kasi ng video mga troops, yung pinaka unang-una ko kapag tapos ako mag-record, yung pinaka unang-una ko na record is yung pinaka editing natin mga troops na example, punta tayo sa bagong clip ko guys, ano? Punta tayo dito sa camera, okay? Ito naman, dito naman, parang kagaya na dito ng record natin sa Minecraft, okay? So, example, ito. What's up sa inyo mga troops, ano? Ito po nga pala, Angelo Page mo nila babalik dito sa isa naman panibagong video. For today's video, syempre, tama kayo ng basa. O, diba? O, diba? Nagkamali tayo dito mga troops, ano? Humito tayo. Tama kayo ng basa. Yan, humito tayo dito sa part na to. So, ang gagawin ko lang dyan, so, parang kasi nagkamali ako sa part na to. Tama kayo ng basa. O, parang, ox lang naman yun. Hindi naman ako nagkamali doon. Okay lang naman pala. So, ang gagawin ko na dyan, ikakat ko siya. I-split at play it ko siya. So, ito yung pinaka-una-una nyo dapat gagawin, mga troops, kapag nag-edit kayo. Kailangan nyo i-cut yung mga dead air sa mga videos nyo para di maboring yung mga subscriber o yung mga manonood ng mga videos mo. Example, dito, ikakat natin siya. So, dito ako nag-start magsalita, mga troops. So, dito ako nag-start magsalita. Ang gagawin ko lang dyan, pipitutin ko yung pinaka-video ko, tapos, trim to left of playhead ko siya. So, makikita nyo, natanggal na yung pinaka-ano nun. So, makikita nyo dito guys, oh, ito na. Yung kalalabasan. Yan, oh, diba? Nakikita nyo naman, nakat natin yung pinaka-dead air dun. So, hindi ko nasama yung, ano guys, ano, hindi ko nasama yung itong pagkakamali ko dito.
Meron akong pagkakamali dito, guys, eh. Ito. Yan, nagkamali ako doon. So, ang gagawin ko na lang dyan, hayaan ko na lang yan kasi hindi ko na siya pwede makatanong. Kasi dahil to sa app ko, eh. Pero, merong ibang app ng KineMaster na pwede talaga siyang ikat. So, yun. Kailangan nyo lang ikat yung mga dead air sa mga videos mo. Tapos yung next naman ang gagawin, dahil na nakapag-cut ka na, nagawa mo na lahat ng gusto mo, nakapag-cut ka na nga, punta lang kayo sa audio, punta kayo sa mga downloads na background music nyo. Pumili kayo ng mga background music na gusto nyong ilagay sa mga videos nyo. Example, eto. O, diba? Example, ganyan. Click mo yung plus button. Yan, kiklik mo yung plus button. Tapos, click mo tong pinaka... Ito, pinaka-volume na to, okay? Ito yung pinaka-importanting part dito sa paglalagay ng background music is kailangan mo po, mga troops, na i-maximum yung pinaka-audio niya sa... Dapat, hindi masasapawan ng audio, ng background music yung pinaka-nagsasalita. Kasi, example, meron kasi ito yung mga mistake ng mga ibang YouTuber. So, kapag nag-edit sila, mas malakas pa yung pinaka-audio nila kaysa sa pinaka, ano, sa pinaka-main video. Mas malakas pa yung pinaka-background music nila. So, ganito kasi yung kalalabasan kapag malakas yung background music mo kaysa sa nagsasalita. What's up sa inyo, mga troops? Ano? Ito po nga pala, Angelo Page muna na babalik dito sa isang panibagong video. For today's video, syempre, tama kayo ng basa. O, diba? Pangit siya pakinggan kasi hindi masyado maririnig yung boses mo kasi masasapawan siya ng background music. Yan dapat, minamaximum lang tong yung audio. Kailangan mong ilagay sa pinakasaktong-sakto lang. Kasi ako pag nag-edit ako, guys, nilalagay ko lang yung pinaka-audio ko sa 15 hanggang 20 lang na audio, guys, ano. Pag malakas-lakas yung audio na gagamitin ko, 15 lang siya yung pinaka-maximum. Pag medyo mahina naman, 20 lang. Para goods lang. Katulad na itong, ano natin, cinema scenes background music, yan o. O, diba? Hindi nasasapawan yung pinaka-bosses natin. Kaya, yun yung pinaka-best part doon, mga troops. Ano? So, ngayon, paano mag-add ng mga layer pa or yung mga subscribe button, mga troops, ano, sa mga nagtatanong. So, ang gagawin mo lang dyan, kailangan mo mag-download ng subscribe button na may green screen. Tapos, ang gagawin mo, pindutin mo tong layer, click mo yung media, tapos click mo yung pinaka-video there or yung subscribe button na dinownload mo. Example, punta tayo dito sa export. Eto. So, paliliting ko lang siya, mga troops, ano. Tapos, idadrag ko siya. Idadrag mo siya kung saan mo gustong idrag. Tapos, pindutin mo yung pinaka-sound or yung audio na ito. Tapos, pahinaan mo. Kung malakas yung pinaka-pagpindot ng subscribe button at saka bell, pahinaan mo para all goods, okay? So, pagka-green screen naman, para matanggal yung pinaka- green screen nito, kailangan mo lang pindutin yung pinaka video, punta kayo sa chroma key, tapos enable nyo siya, tapos kailangan mo yung i-adjust to ganyan yung pinaka ano ko, guys, ano, yan yung pinaka pag-a-adjust ko sa pag green screen. Okay, kailangan mo yung i-adjust hanggang sa maging maganda yung kalalabasan. Ito yung kalalabasan. So yun, guys, di lumalabas yung pinaka subscribe button, pero yun lang yung gagawin nyo, i-chroma key nyo lang siya, tapos ganito na yung kalalabasan nyo, guys, ano. Ito yung pinakakalalabasan niya, which is lalabas yung pinaka-subscribe button. Tayo, since my area, bago natin simulan ang video, please make sure to like this video, please may subscribe na po kayo. Ito na rin ang pinaka-notification bell button na katabi niya. Yan yung pinakalalabasan niya pag kinromakin nyo na yung pinaka-green screen na subscribe button na ginawa nyo, okay? Pagpasensya nyo na, hindi lumalabas yung subscribe button kayo, hindi ko alam kung bakit ganun. Pero pagkatapos nun, mga troops, ito yung rec, mga troops, ano. Example, pag nag-audio ka to, example, nagkamali ka dito sa part na to na ayaw mong masama yung pinaka-audio na ito, tapos gusto mong ulitin. So, papahinaan mo na siya, punta ka sa audio na itong pinaka-video, click mo, punta ka sa audio, lagay mo siya sa zero, tapos punta ka... So, nawala yung pinaka-audio dito, pero gagawin mo lang, mga troops, ano, is pupunta ka sa rec, tapos isa-start mo lang siya, tapos sasabihin mo yung gusto mong sabihin. Example, mag-subscribe ka na. Example lang yun, guys, ano, so, ang kalalabasan yan is ito. Mag-subscribe na kayo, guys. O, diba, kung makikita nyo naman, ganun yung kalalabasan niya kapag change mo ako yung part na yon, okay? Ganun yung pinaka-purpose ng rec, o, diba? So, yun lang naman para sa video na to. Kung gusto nyo ng part 2, guys. Ito lang kasi yung pinaka, alam kong basic lang muna na tutorial para sa inyo. Kasi, alam ko naman na kailangan nyo muna ng basic bago pumunta sa medium.
tapos sa hard o diba? Kasi ako guys, totally pag nilaan ko yung oras ko dito sa pag-edit lang, oh my goodness, siguro ang lulupit na ng mga videos ko. Kaso nga lang, sinisimplihan ko lang, hindi naman siya simple, pero syempre dapat nakakapukaw rin sa mga viewers natin na uy, malupit mag-edit o oh, diba? Ganun lang sa akin, yung parang sakto lang pero malakas yung dating, mga props, ano? Kasi sa pag-edit, di mo naman kailangan ng magandang edit talaga. Kung malupit ka mag-entertain, yun, kahit onting edit mo lang yan, kahit background music lang yung idagdag mo eh, okay na yan sa kanila. Pero kapag hindi ka masyadong entertaining, or kapag example, kurinig ka sa part niyo, kailangan mo talagang paglaanan ng mga time sa pag-edit matters para ma-perfect at para mapatawa mo pa rin yung mga viewers mo kahit corny na yung jokes mo, di ba? Kaya ayun lang, yun lang yung pinaka basic muna na editing tips na pwede kong ibahagi sa inyo. Kung gusto nyo ng part 2, eh mag-comment down below lang kayo para magawa natin sa next video. So yun lang para sa video ito, mga trips, ano, like, share, subscribe, and see you sa next video. Peace!